Hi guys, it's Rona again. Mabuhay for this video. Masayang video na to kasi nag-barbecue kami sa beach. Hindi ko na sinama si Sky sa vlog na to kasi baka maumay kayo kay Sky. At saka wala naman pakialamay sa Dana yun pag nagbablog ako. Minsan nga pag tinututo ko yung camera ay tinatalikuran ako. So ayan guys, nandito nga kami ngayon sa Haksa Beach sa barbecue area. So marami talaga nagbabarbecue dito lalo na pag day off or public holiday. So public holiday nga Friday kaya wibis ng gabi ay nandito na kami para mag-overnight. Pero dahil mga puyat at sa tulong na rin ni Pundador Light ay ayun at Linggo na nga na-upload. Yung ambag ni G. Ang pagsiga. First time ko nagsiga talaga. Kasi layo ako nakikikain. Oh, hi kayo, sabay magka-work kayo. Hi. Alam mo ba na nanonood si Loti niyan? Ah? Number one niker si Loti. Oh, si hi kayo kay Loti. Hi, Ate Loti. Hi, Loti. So ayan guys, at kasama nga namin mag-barbecue dito ang katrabaho ni G. Pero ang day off niya talaga is ngayong Webes, kaya sasaglit lang yan siya. Hindi na siya makakasama sa tunggaan. Pag legal holiday talaga, minsan may pasok sila ni G. Mabuti na lang, bukas, Friday, legal holiday, ay nataon naman ang day off niya. At ang ginagandahan pa niyan, sa Saturday ay panggabi ang pasok niya. Ay, lamang na lamang si Chibuli Bambam. First time namin mag-barbecue na kami yung nag-prefer. Kaya ganyan ang kinalabasan, sunog-sunog. Uy, sunog. Hindi ka sunog yan. Ganyan talaga yan. Kasi? Di ba ganyan ang barbecue? Usually, pag nagbabarbecue kami dito, ay nakikikain na lang kami. Hindi sunog. May posito dyan. At ayan, at nagdidebate na nga kami sa party na yan kung sunog ba o hindi ang bangus. Gawa ng madalas naman kami nakikiatin sa mga gatherings, kaso nga lang pagdating ay kainan na agad. Ibiglaan itong plano na to, nagka-chat-chat lang ng kinagabihan ay kinaumagahan na malinggi agad. At sinabi ko naman sa isa, ano, kailangan ko ba bumili ng foil? Ay sabi ay hindi daw, isabi ba naman ang isa, e pag binalot mo yun ng foil, edi hindi na barbecue yun, ano yun, steam? E ako naman napaisip-isip sa bagay, mukhang may point, edi ayun, tuloy ang barbecue na may pasunog-sunog version. Ay, at yan nga daw ang tunay na barbecue, kailangan may pasunog-sunog. Ay, wag na tayong kukontra. O siya, laro na, wag nang kukontra. At yung ambag mo lang naman dyan, ang hugasan ng bangus. Uy, at ako din kaya na malingki niya, nang aga ko nagising para mamalingki. Gawa nga nang may mga pasok pa, ay pagka-out ni Jean ng alas 7, saka pa niyan pin-repair, at after nga mag-prepare, ay hala, diretso agad biyahe. So ayan guys, at hindi naman karamihan yung barbecue namin, so tatlong bangus lang, dalawang malaking pusit, at saka pork, at meron nga si Jean niluto na butter garlic shrimp bago kami pumunta dito sa Aksa. Hindi nga kami nagbitbit ng masyadong marami, gawa ng lima lang naman kami. So yung kasama namin dito ay si paring Ipoy, si Gracia, at yung katrabaho nga ni G na si Joy. O diba, binibida-bida ang pundador, kala mo naman ay manginginom. Uras na nga sila ni paring Ipoy at ni Gracia dumating dyan, kaya pagdating nila ay tudalafang agad. Gawa nga na may mga pasok pa at babiyahe pa ng halos isang oras din papunta dito sa Aksa. Ayun, inabot na ng hating gabi. At pagdating pala guys ng 12 midnight ay pinapatay ng gwardiya ang ilaw sa barbecue area. Pero minsan alam naman nila na yung iba late na dumadating ay nagbibigay naman sila ng 30 minutes palugi at tinarin lugi. Dahil late na nga sa ni paring Ipoy dumating, kaya after namin kumain ay lumipat kami dito sa gilid ng beach para dito pumesto at uminom. Ay kaso, hindi pa nga nanuyo ang laman ng pundador ay bagsak na. Ay, at ginawa pa nga kong gwardiya ng tatlong yan at bawal daw kami matulog na apat. Ay baka yung gamit namin, pagising namin ay sansana napadpad. Gawa nga na sila ni paring Ipoy yung nagbitbit ng pundador at yung binitbit nilang chaser ay isang buti lang ng Sprite. Ay, pagkaubos ng Sprite, may laman pang pundador. Ay, wala nang magsiinom at ayaw nila mag-chaser ng tubig. Paano ba naman nagbitbit ng isang pundador light? E magkasing klaki lang naman ang pundador at Sprite. Pero bakit kalahati pala yung pundador ay wala nang laman ng Sprite? Anyari? Kaya yan, kasama ko nga nagwardiya sa kanilang pundador, yung pundador umuwing pundador pa rin. At alam nyo ba guys, talagang tinry ko tumagay mag-isa, kaso lang mukha akong tanga. No ba naman, tagay ko ay tungga ako. So ayan, nahiga na nga lang ako, at nanood ako ng Netflix habang nagbabantay sa tatlo. At si G nga, habang natutulog dyan sa upuan ay kumuha ako ng isang damit at tinakip ko sa ulo niya para hindi mahamugan. At itong dalawa naman ay nilagyan ko ng payong sa uluhan namin para nga hindi mahamugan. Siyempre, kailangan may care sa kaibigan. Yung kaibigan na tumatayo pa yung pundador ay sila tumba na. Halos alas 3 na rin naman ang madaling araw bago yan sila nagsitulugan. Kaya maya-maya alas 5 ay nagsitayuan na rin. At pagkagising nga nila ay sinabi ko, ay,
nabidyuhan ko na kayo. Huwag na magreklamo. Ay, ako'y tinulugan nyo, edi ibinilag ko rin kayo. Tumambay nga lang kami saglit dito at tumingin sa paligid ng dagat para makalanghap ng fresh air. So ayun, maya-maya ay pumunta na rin kami sa bus stop para pumila. Gawa nga ng pagnagsabay-sabay na yung mga taong pumunta dun sa pilahan ng bus stop ay baka disuras ka na makauwi. At itong dalawa na ismasa na sa kalasingan ay saka naman nagkurutan. Bye! Bye vlog! Bye vlog! No sleeping! No sleeping! Ayan, at nagbababay na nga sila sa vlog ko. Paano naman kumain ng barbecue, nag-inom ng pundador, nag-enjoy naman kaso lang uuwing parang mga lugi. Paano at oras na nga ng uwian, yung isa ay hindi pa nahimasmasan. Kailangan pa mahimasmasan, ano? Hiyang-hiya naman sa pundador. Ay, kung nakapagsalita lang yung pundador na yung mahiya sa inyo. So ayan guys, at hindi na nga ako nakapag-video sa biyahe naming halos isang oras galing Haksa pauwi dito sa boarding house, gawa nga ng mga puyat, ay, initulog sa bus. So hanggang dito na lang ang vlog ko no ni Rona. Thank you for watching. At kung hindi nyo pa na-visit yung Haksa Beach, at kung nandito ka sa Macau or may bala ka mag-tour sa Macau, try nyo, talagang may enjoy nyo ang fresh air and amoy ng barbecue. Siyempre, para sulit yung pagpunta nyo, ay magbitbit na rin kayo ng ihaw-ihawin nyo. O siya, dyan na kayo. Mabuhay!